ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, sinisindihan ba ang ilawan para itago sa ilalim ng takalan? O kaya'y sa ilalim ng higaan? Hindi ba upang ilagay sa talagang patungan? Walang natatago ang di malalantad at dihim na di mabubunyag. Ang may pandinig ay makinig at idinugtong pa niya, unawain ninyong mabuti ang inyong naririnig. Ang panukat na ginamit ninyo ay siya ring gagamitin sa inyo ng Diyos at higit pa, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Bibigyan pa nga ang meron na, ngunit aagawan pa ang anumang meron siya ang wala. Itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tungkol sa pagbubunyag ng Diyos ng kanyang sarili, ang talinhagang kanyang ikinuwento sa mga tao. Siya ang butong inihasik, ngunit kailangan din siyang tanggapin ng lupang tinamnan. Mangyayari ang pag-aari ng Diyos sa sanlibutan kung tatanggapin siya ng tao sa kanilang buhay. Inihambing din ni Jesus ang Diyos sa liwanag na sumindak sa dilim ng buhay. Hindi ito maaaring itago sa ilalim ng higaan, kundi dapat ilagay sa patungan para magbigay ng liwanag sa lahat. Ang Panginoon ang siyang nag-aanyaya sa atin, ngunit kailangang tanggapin natin ang kanyang alok. Siya ang nagbibigay sa atin ng pananampalataya. Sa pagtanggap natin ito mula sa kanya, lalong titibay at lalago ang pananampalatayang ito. Ang kaagad tumatanggi at bumibitiw ang mawawalan nito. Pagsasagawa, tanggapin mo ang mga hamon ng pananampalataya para lumago ka bilang tagasunod ni Jesu Kristo.